Good morning, everyone, especially to our instructor, Sir Tito. Good morning, sir. So, my name is Giselle Lasso and my topic is all about basic skills in volleyball. So, before we proceed in basic skills, let's define first what is volleyball. What is volleyball? So, volleyball is an action-packed sport that rewards strategy, athleticism, and teamwork, as its player must constantly anticipate their opponent's next move and be ready to react in an instant. So, alam mo naman natin, di ba, pag once na naglalaro tayo ng volleyball is kailangan tayong laging nakaready para mas mabantayan natin yung kung paano mag-serve yung kalaban natin. So, although it can seem complicated with all the different movement that its player is doing, volleyball can be broken down into 6 fundamental actions that are constantly repeated throughout the match. So, there are 6 fundamental basic skills na ginagamit sa paglalaro ng volleyball. So, so the first one is serving, passing, sitting, spiking, and blocking. So, what is serving? The serve is the first contact in volleyball game and it's an important opportunity to gain an advantage over the opposing team. It is a skill that every player must master as it's the first move that can give your team momentum and shut down your opponent's momentum. So, syempre alam naman natin, 'di ba, bago tayo maglaro ng bago mag-start ang volleyball or pag-start ang volleyball is serve talaga ang mauunang gagawin. So, sa pag-serve pa lang is dapat alam na natin yung strategy kung paano tayo mag-serve or kung saan natin 'to ipapatama para ano, mas madali tayong makascore or para mas hindi mabantayan ng ating mga kalaban. So, although serve are a great way to score points, serve can also be used to break up the opposing team's formations, creating opportunities to score in the future. A skilled serve toward the sitter or a weak passer can disrupt the opposing team and make the team panic, giving your team more opportunities to score. So, katulad nga ng sabi ko is dapat alam mo kung saan mo ipapatama yung bola. Kasi pag at saka ang serve daw is ano isa sa mga way na mag-break yung formation ng opponents natin sa paglalaro. Siyempre, pag once kasi na pag-serve or like for example is serve ng kalaban yung bola papunta sa atin. So hindi lang talaga tayo mag-i-stay sa kung saan tayo lang nakatayo, kundi is anuhin, sasalubungin natin yung bola para ma-serve pabalik sa kalaban or just in case para mas maka-score tayo. So, sa pag-serve pala, hindi lang basta serve, kundi meron siyang different types of serve. The first one is underhand serve, the overhand serve, and the jump serve. Some more advanced serves include the floater and the topspin. Pero ang pinaka-common is yung underhand serve, overhand serve, and the jump serve. Pag sinabing underhand is dito siya sa baba. I-serve yung manggagaling yung bola. At kapag overhand naman is sa taas. Diba? Sa taas, ganun. Tapos, pag jump naman is yung ihagis yung bola sa kasya, i-serve, ganun. So, ang pangalawa is passing. Also, passing, also known as the bump, is used to receive the ball from the opposing teams. Serve or hit the goal of passing. The goal of passing is to keep the ball in play and set up an offensive play to pass effectively. The player should get in position, keep their arms straight and feet parallel. So, alam nyo naman siguro kung paano laruin yung volleyball. So, hindi ko na siya i-describe. So, keep their arms straight, parallel, extend their knees toward and make contact with the ball using their forearms. Diba, pag once na-receive natin yung bola is, diba, pag nakaano talaga tayo, nakaparali yung paa, yung hindi siya hindi siya nakatayo sa parehas ng parehas na o magkapantay, kung hindi is magkakahiwalay talaga sila. Yung isa is mapunta siya sa likod or yung isa or sa harap or di kaya parehas kayo na or parehas na or nakabuka ka ganun para mas mabigyan mo ng ano ng force or hindi ka masasaktan pag once na iserve mo pabalik yung bola. So, ideally, the ball should be passed high toward your sitter so that they can facilitate offensive plays for your team. This is the first step in the basic pass sit spike sequence that makes up the foundation of volleyball offense and is arguably the most important skill to have in volleyball. So, yung passing yung pinaka-important skill na dapat daw meron kang idea kung paano saluin or ipasa yung bola sa
opponents mo or paano mo siya maibalik yung bola sa kalaban mo. Kasi mas madali kasi makascore kapag meron kang strategy or kung paano mo siya sasaluin na dapat maibalik siya dun sa kalaban na hindi siya mapupunta sa ibang direction. So, that's all guys. So, thank you for watching or listening my report. Again, good morning.